Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So for today guys, we're back in the world of pixels and ang pag-uusapan natin ngayon ay yung medyo mainit na topic nga sa madlang people or sa community nga ng pixels na Aftermath TV, wala na kami nakukuha ng pixels sa isang araw. Aftermath TV, 5 days na ako, walang pixel token, VIP ako. Hindi pa ako ROI. Aftermath TV, ano na bang nangyayari sa pixels? Merong lalabas Aftermath TV pero ang kailangan 60 na shoreline or 10 heartbeat. So, asa ng hustisya? Ayan guys, no? So yun yung topic natin for today. Magbibigay lang ako ng mga thoughts and experiences ko or personally na ginagawa ko pag medyo maalat at wala talagang pixel token kasi nangyayari naman talaga siya. Pero so far, again, hindi naman nazizero si Aftermath TV sa diskarte ko. Kaya medyo paldu pa rin naman tayo kahit na may araw na maalat nga. Okay, so if you're interested on this video, make sure to subscribe to Aftermath TV and make sure to pump the like para nga at least no, lumaki pa yung community natin dito nga sa pixels. Okay, so before natin simulan to at pumunta tayo kay Nagdalagang Hazel, kunin na muna natin yung mga scarots natin dito sa LAN NFT 119. Of course, this is one of the lands of Muku Guild na part nga si Aftermath TV. And I do hope guys, as of now, hindi pa rin kayo nagbebenta ng shard. At I do hope you will really play the game kasi nga masakit, no? Masakit madampan ng shard sa mga mukha, no? Ayan na nga guys. At katulad nga nangyari sa ibang guild, marami nang nagdump at nakakalungkot kasi nga yung iba na nagtiwala, naniwala, pero nadump sa mukha nila yung mga shards, no? So yun na nga, halos kumalahati yung presyo ng or yung value nga ng shards ng mga top guilds dito nga sa pixels. Okay, so magpa-pump dileg torback tayo. Syempre malaking tulong yan guys pag nagpa-pump dileg torback ka. At yan ang magpapa-pump din sa mga coins mo. So malapit-lapit na tayo and then pupunta na nga tayo sa ating suking tindahan which is of course back galore or K Nagdalagang Hazel. So check na nga rin natin kung na-harvest na natin yung sa 4553 yung ating mga lands na paulit-ulit na pinupuntahan. Okay, so wala na, nakuha na natin. Let's go back to Terra Villa and then make sure while you're waiting, no, makarating tayo sa Box Galore ay to pump the like. Ayan na nga. So pasok na tayo kay the Box Galore. Okay, so first question, Aftermath TV, no, ano ba ginagawa mo? Wala kami nakukuha ng pixel. Hindi namin alam na gagawin namin kasi nga lagi kaming wala. Itlog o lot. Okay, so first things first, no, pag nagpunta kay Nagdalagang Hazel, ano ba ang ginagawa ni Aftermath TV? So pagkabukas nitong kay Nagdalagang Hazel, ang gagawin ko, again guys, assuming ngayon lang tayo nag-login, syempre tatandaan mo muna yung mga yan, try mo munang magpaikot, no, magpaikot ng mga orders, meaning kung meron ka namang more than enough, no, na coins and then at walang pixel token, paikutin mo muna yan. So gumastos ka muna, no, wag mong baratin si ano, no, si Nagdalagang Hazel. Okay, so ano ba gagawin natin mga kapatid? Ginagawa ni Aftermath TV usually every day, nagpapaikot nga tayo ng 2 to 3 no na task, meaning when I say paikot, meaning ang ginagawa ko kinokompleto natin yon. Okay, so nagde-deliver tayo ng task kay Nagdalagang Hazel. Okay, so ano ba yung mga kailangan natin, no? Sabi niya kailangan natin ng pop berry. Okay, kailangan natin ng 10 pop berry at ayan na naman, nagkakaproblema na naman yata yung marketplace mga kapatid, no? Ayan na nga, nagkakaproblema na naman tayo, loaded na naman at ayan na, lumabas yung 300, sana makabili tayo at wala pa rin. So it seems dumadami na naman yung tao, no? Ayan, so green bow, kailangan natin daw ng green bow na 3. Okay, so sana makabili tayo ng 3 green bow. Wala pa rin, maalat yon. Okay, 3 green bow. And then kailangan natin ng silk slug nga daw na 2 piraso, silk slug slime na 2 pieces. Okay, so buti na tatandaan natin yung order ni Nagdalagang Hazel. Okay, and then we also have of course yung butterberry. Ang kailangan nga natin sa butterberry ay 16 pieces if I'm not mistaken. So kuha tayo ng 16 pieces ng butterberry. And then the last but not the least, kailangan daw natin ng softwood. Kaya lang yung softwood natin, I believe meron na tayong 36. So siguro mga 14, bili tayo ng 14 for the sake of this video lang. At mabilis nga maubos ang softwood ni Nagdalagang Hazel. Well, hindi naman si Nagdalagang Hazel, si Back Galore pala to. Okay, now you will go back to Nagdalagang Hazel at i-deliver mo yung task. Okay, so after mag-TV, lagi mo nang ginagawa yan. Ano ba ibig mo sabihin, no? So simple lang naman ang ibig ko sabihin mga kapatid, no? Ay, kulang pala yung nabili nating softwood ng 2. Sorry, nagkamali tayo dun. Okay, so kuha muna tayo ng 2 softwood bago natin simulan ito, no? Or
magbigay ng further thoughts, no? Okay, so as I was saying, if ever lang na walang pixel token na lumabas dito, ang ginagawa ko nga, pinapaikot ko yan. Okay, so uulitin ko, let's say na-deliver ko na to, then after 5 minutes, wala pa rin pixel token. So uulitin ko lang ginawa ko at paikutin ulit natin yung task. Okay, ngayon kung may lumabas, if ever, no, may lumabas na pixel token dito, ang ginagawa ko, iniiwan ko yan. For example, dito sa upper right, may lumabas, iiwan ko muna yan and then i-deliver ko yung ibang task. So ganun muna yung ginagawa ni aftermathtv. So ngayon, iiwan mo yung task na may pixel token and then gagawin mo iba. And then hopefully, kung may lumabas ulit, as I've said, kung may lalabas ulit, iiwan ko ulit yan. Let's say dito, may pixel dito sa baba. So ito muna yung gagawin ko, yung mga nasa left side, okay? Hanggang sa maubusan na ako ng coins for the day. Okay, ngayon, dun naman sa mga nagtatanong, after matv, kung paano kung wala talaga, nakatatlo na, nakaapat na, nakalima na kami na refresh, wala talaga. Then, pag ganun, tigilan nyo na. Actually, ako nga guys, meron akong hard rule sa sarili ko eh. Pag tatlong beses ako nag-refresh ng task ni nagdalagang Hazel, ang ginagawa ko, enough na for the day. Okay, bakit after matv? Kasi matatalo ka lang, no? Maubos na yung coins mo, dahil nga medyo maalat ka, ang ginagawa ko nalang, nag-iipon na lang ako ng coins, and then kinabukasan na lang ulit ako babawi. Kasi nga, again guys, pwede mo naman pilitin, no, kung marami kang coins. Kaya lang kasi syempre, kung ipipilit mo, mauubos yung coins mo. Paano kung kinabukasan mas marami kang pixel task? So baka mamaya dumating pa sa point na hindi mo ma-accomplish yung pixel task dahil nga kulang ka sa coins. So yun yung isa sa mga ano, no, yun yung isa sa mga dapat nyo i-consider. So ulitin ko guys, no, ano ba yung mga nabanggit ko na? Number one, okay, so pinapaikot ko yung task, tinatapos ko yung mga task na to. Okay, 2 to 3 times, kung wala talaga, titigil na ako. Kung for example, 3 times wala pa rin, then okay lang, ipunin mo na rin coins mo and then kinabukasan, try mo na lang ulit magpaikot ng task, no? Kasi napansin ko dito guys, sa totoo lang, based experience ko talaga, effective talaga yung mag-iiwan ka ng pixel eh. So for example, balikta rin natin, no? May isang pixel task dito, pagkagising na pagkagising mo sa umaga, around 8 a.m. So yung iba muna task ang gagawin mo, then usually, based on my experience, talagang dumadalas yung labas ng ibang pixel task. Kita nyo naman sa mga ibang videos ni aftermathtv na legit yung sinasabi ko. Okay, third, napansin ko rin, in comparison sa ibang players, nakakatulong talaga yung mataas ang reputation. So again, no, wala akong data to support this, pero based lang yon sa mga na-observe ko at nakikita ko, mas madalas ako nakakakuha ng pixel kasi mataas yung reputation ko, aside sa naka-VIP ako. So naka-VIP na ako, mataas ba yung reputation ko, mas dumadalas din yung pixel token. So ang napapansin ko rin, aside doon, medyo wala kasi tayong problem sa account and hindi rin ako palabenta ng pixel token. So I think nakakatulong din yan. Again, this is just theoretical, meaning I'm just assuming. Kasi actually guys, sa totoo lang, nakalimutan ko na nga kailan ako last nag-withdraw ng pixel eh. Medyo matagal na. So I think nakakatulong din yon na siguro nababasa ng system na hindi ako nag-withdraw. Pero kasi medyo unfair yun, ha? Kung talagang theoretically, let's say tama yung sinasabi ko, medyo unfair yun. Dapat talaga hindi ganun. Kasi for example, pwede naman mag-withdraw ka ng pixel token, isa-swap mo to ron para mag-stake ka. So, you're using it for a good cause naman. I hope hindi tama yung observation ko na yun. Pero mukhang ganun. Kasi like ako guys, sa totoo lang, nakakarami ako ng pixels eh. Dahil nga VIP ako, mataas reputation ko, and hindi ako pala withdraw. And at the same time, hindi rin ako pala trade. Yun, I think another thing that you can consider is pwede mo ring i-assume na dahil hindi ka pala trade, especially sa mga low reputations, baka meron ding factor yun. Kaya mas nakakarami ako ng pixel token in a day. So far, hindi ko pa na-experience na yung isang araw, wala talaga, hindi. Pero usually, kahit man lang isang pixel token may lumalabas. Tapos may araw naman na paldo talaga, minsan nakaka-7 tayo, minsan nakaka-more than 10, depende sa pixels task na binibigay nga ni nagdalagang Hazel. So in our case kasi ngayon, as we speak, no, as of this recording, like today, kaka-start nga lang natin maglaro. So this is probably the second refresh pa lang of cycle. So ayan, so 7 seconds ago, hintayin natin kung anong lalabas. So kung for example, walang pixel token na lalabas dito, ang gagawin ko nito will be paikutin ko lang ulit siya. Ayan, so katulad niya, walang lumabas. So paikutin lang natin ulit 'yan. And then hoping tayo na on the third refresh, magkakaroon na siya ng pixel token. Kasi nga uulitin ko, kung wala, medyo pepreno muna tayo, hindi natin ipipilit. Kasi nga yung ibang ginagawa nila, yung mga especially yung ibang free to play players, nakikita ko binibenta na lang nila yung coins nila eh. Nag-aano na lang sila eh, P2P. 'Di ba? Nag-trading na lang sila in real life doon sa mga nagbabay ng coins kasi mas sure 'yun.
Kaysa isugal mo siya dito, wala namang assurance na makakakuha ka ng pixel token. So, ganun yung nangyayari. So, yun lang naman guys ang thoughts natin. Again, no pixels, no problem. You can always sell your coins naman if ever na wala talaga or zero talaga. And again, hindi rin wise na uubusin mo yung coins mo sa isang araw. Again, malay mo naman kinabukasan mas maraming pixel task. So, make sure to save some para at least may pang-accomplish ka ng mga task kinabukasan. Okay? So, with that, sana nakapagdagdag ng value sa inyong lahat to itong na-share ni Aftermath TV. And I do hope you're enjoying pixels. Make sure to subscribe to Aftermath TV for more pixels contents. And don't forget to pump the like para naman at least mag-grow pa ang community ni Aftermath TV. So, with that, maraming salamat po. And see you all on the next content. Bye-bye.